Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Health 2, Quarter 2, Weeks 1 hanggang 4. Mga pandama. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy, mailalarawan at maibibigay mo ang mga paraan kung paano mapangalagaan ang mata, tainga, ilong, buhok at balat upang maiwasan ang pagkakaroon ng karaniwang sakit o karamdaman. Ano-ano nga ba ang ating mga pandama? Una ay ang mata. Ang mata ay ginagamit bilang ating paningin. Dalawa ang mata natin. Ginagamit natin ito upang makita ang mga bagay-bagay. Nakikita natin ang magagandang tanawin, mga kaibigan, at mga mahal natin sa buhay. Nagagawa natin ang mga dapat nating gawin gamit ang ating paningin. Sunod naman ay ang ilong. Ang ilong ay ginagamit na pang-amoy. Isa lamang ang ating ilong at may dalawang butas ito. Ginagamit natin ito bilang pang-amoy. May pagkakataon na kahit hindi natin nakikita, ay nasasabi natin ito dahil sa amoy nito. Halimbawa nito ang masarap na ulam. Nasasabi natin ang ulam ng kapitbahay sa pamamagitan ng amoy lamang. Sunod naman ang balat. Ang balat ay ating pandama. Kutis ay makinis kung aalagaan. Ginagamit ang balat upang makadama ng init o lamig sa paligid. Ang sunod ay ang ating tainga. Ang tainga ay ginagamit bilang pandinig. Dalawa ang tainga natin. Ginagamit natin ito bilang pandinig. Naririnig natin ang mga tunog o awit gamit ang tainga natin. Sunod naman ay ang dila. Ang dila ay ginagamit na panlasa. Ang dila ay isang uri ng pandama na tumutulong upang malasahan natin ang ating pagkain. Ang mga bahaging ito ng ating katawan ay ang pangunahing ginagamit upang makita, maamoy, maramdaman, marinig at malasahan ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Ngayon naman, mga paraan ng pangangalaga ng ating pandama. Una, pangangalaga ng mata. Kumain ng masustansyang pagkain. Huwag direktang tumingin sa araw upang hindi masilaw. Punasan ang mga mata ng malinis na panyo. Manood ng malayo mula sa telebisyon. Magbasa ng may sapat na liwanag. Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na. Pangangalaga ng ilong. Ang malinis na ilong ay makakatulong upang tayo ay maging malusog. Panatilihing malinis ang ilong. Amuyin ang mababango, iwasan ang mababaho. Suminga ng dahan-dahan. Pangangalaga ng balat. Upang maging makinis ang balat, ugaliin na maligo araw-araw. Magpalit ng malinis na damit upang hindi makaramdam ng pangangati ng balat. Ugaliing maging malinis sa tuwi na. Pangangalaga ng tainga.
Mahalagang pangalagaan mo ang iyong tenga. Gumamit ng malinis na tela o panyo sa paglilinis nito. Huwag gumamit ng matulis na bagay na ipanglilinis dito. Pangangalaga ng dila. Mapapanatili natin ang maayos at malusog na dila sa pamamagitan ng palagiang pagmumumog at pagsisipilyo. Ang sobrang init at sobrang lamig na pagkain at inumin ay maaaring makaapekto sa dila. Iwasan din ang paglagay ng matulis, matalas at matigas na bagay sa bibig. Narito naman ang ilang sakit na dulot sa ating mga pandama. Paglabo ng mata, pagkaduling at pagkabulag ang karaniwang sakit ng mga bata sa mata kung ito ay hindi mapangangalagaan. Ang sobrang pagbabad ng ating mata sa TV, cellphone o anumang gadgets ay nakakalabo nito. Kung hindi mo aalagaan at iingatan ang iyong ilong, ay maaaring mawala ang pang-amoy mo. Ang pagkakaroon ng sipon ay ilan sa mga nagiging sakit sa ilong at ang pagkasugat sa paligid nito kung mali ang paglilinis mo sa ilong. Maaaring magkaroon ng karamdaman ang ating dila kung hindi ito aalagaan. Ilan sa mga posibleng sakit ng dila ay pamamaga o glossitis, butlig sa dila o singaw at panunuyo ng dila. Tainga ang isa sa mahalagang bahagi ng ating pandama. Kung hindi mo ito maiingatan, ay magkakaroon ka ng otitis media, kung saan ang sipon na lalabas sa iyong ilong ay lalabas sa tainga. Ang pagiging pabaya sa balat ay nagkakamero ng scabies o sugat na maliliit na nagdudulot ng sobrang kati, nakakapangit ito ng kutis at sa malalang pagkakataon, ikaw ay magkakasakit tulad ng lagnat kung ito ay magiging malala. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit ang mukha ng tao at tukuyin ang mga pandama. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawang sagot. Paningin, pandinig, pang-amoy, pandama, at panlasa. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Iguhit ang mata, ilong, dila, balat at tainga kung ito ang tinutukoy sa pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ginagamit mo ito upang makaamoy ng masarap na pagkain at mga pabango. Anong pandama ang tinutukoy dito? At ang tamang sagot ay ilong. Sa ikalawang bilang, sa pamamagitan nito ay nakikita mo ang ganda ng iyong paligid. Anong pandama ang tinutukoy dito? At ang tamang sagot, ito ay mata. Sa ikatlong bilang, naririnig natin ang iba't ibang tunog na nasa paligid natin, mahinang tunog man o malakas na tunog. Anong pandama kaya ang tinutukoy dito? Ang tamang sagot, tainga.
Sa ika-apat na bilang, nararamdaman mo ang init at lamig sa iyong kapaligiran. Anong pandama ang tinutukoy dito? Ang tamang sagot, balat. At sa ikalimang bilang, nalalasahan mo ang iyong pagkain at inumin. Anong pandama ang tinutukoy dito? Ang tamang sagot, dila. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Pagtambalin ang dulot na sakit sa mga pandama na nasa hanay A at mga maaaring maging sakit o karamdaman nito sa hanay B. Narito ang hanay A. Sa unang bilang, mata. Sa ikalawang bilang, ilong. Sa ikatlong bilang, tainga. Sa ikaapat na bilang, balat. At sa ikalimang bilang, dila. Ang mga pagpipilian naman sa hanay B ay letter A, scabies, letter B, otitis media, letter C, sipon, letter D, paglabo ng paningin, at letter E, glossitis. Narito ang tamang sagot. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang pag-aalaga sa pandama sa pangungusap sa ibaba at M kung mali ang pangangalaga dito. Sa unang bilang, pagbabasa ng aklat ng may tamang liwanag. Sa ikalawang bilang, paglinis ng tainga gamit ang matigas na bagay. Sa ikatlong bilang, malakas na pagsinga. Sa ikaapat na bilang, pagligo araw-araw at paggamit ng malinis na tubig at sabon. Sa ikalimang bilang, tamad magsipilyo. At narito naman ang mga tamang sagot. Tama, mali, mali, tama at mali. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Tukuyin ang pandama o karamdaman nito na inilalarawan o binibigyang linaw sa mga item. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, nagsusuot tayo ng malinis na damit at naliligo araw-araw gamit ang sabon at malinis na tubig upang mapanatiling makinis ang patlang. A. Mata, B. Ilong, C. Buhok, D. Balat. At ang tamang sagot, letter D, balat. Sa ikalawang bilang, ang pagsisipilyo at pagmumog ay makakatulong sa ating patlang. A. Mata, B. Dila, C. Buhok, D. Balat. At ang tamang sagot, letter B, dila. Sa ikatlong bilang, ito ay sakit na nagdudulot sa ating balat kung hindi tayo magiging malinis. A. Otitis media, B. Scabies, C.
sipon, di paglabo ng paningin. Ang tamang sagot, letter B, scabies. Sa ikaapat na bilang, ito ang gamit natin sa pakikinig ng magandang musika sa ating paligid. A. Mata, B. Ilong, C. Tainga, D. Balat. At ang tamang sagot, letter C, tainga. Sa panghuling bilang, gumamit ng malinis na damit o panyo sa paglilinis nito upang makaamoy ng mabango at mabaho. A. Mata, B. Ilong, C. Tainga, D. Balat. At ang tamang sagot, letter B, ilong. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Lagyan ng check ang column batay sa dalas ng iyong pagsasagawa ng mga angkop na pamamaraan sa pangangalaga ng mga pandama. Para sa gawain ito ay maglalagay kayo ng check kung gaano nyo ito kadalas gawin. Pangangalaga ng mata. Kumakain ako ng masustansyang pagkain. Hindi ko direktang tumitingin sa araw upang hindi masilaw. Pinupunasan ko ang mga mata ng malinis na panyo. Nagbabasa ako ng may sapat na liwanag. Ipinapahinga ko ang aking mata kapag ito ay pagod na. I-check mo kung ito ba ay palagi, minsan o hindi. Ngayon naman ay pangangalaga sa ilong. Pinapanatili kong malinis ang ilong. Inaamoy ko ang mga mababango. Iniiwasan ko ang mababaho. Sumisinga ako ng dahan-dahan. Ganun din ang iyong gagawin, i-check mo kung ito ba ay palagi, minsan o hindi. Pangangalaga ng balat. Ako ay naliligo araw-araw. Nagpapalit ako ng malinis na damit upang hindi makaramdam ng pangangati ng balat. Pinapanatili kong maging malinis ang aking katawan. Pangangalaga ng tainga. Gumagamit ako ng malinis na tela o panyo sa paglilinis ng tenga. Hindi ako gumagamit ng matulis na bagay na ipanglilinis dito. Hindi ako nakikinig ng malalakas ng tunog o awit. Ganun din ang iyong gagawin, i-check kung ito ba ay palagi, minsan o hindi. Pangangalaga ng dila. Palagiang pagmumumog at pagsisipilyo. Pag-iwas sa sobrang init at sobrang lamig na pagkain at inumin. Pag-iwas sa paglagay ng matulis, matalas at matigas na bagay sa bibig. I-check mo kung ito ba ay palagi, minsan o hindi. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Punan ang talahanayan sa ibaba tungkol sa mga naranasan mong karamdaman sa pandama. Gawin ito sa tulong ng iyong mga nakatatandang kapatid, magulang o tagapangalaga. Narito ang talahanayan. Ang mga pandama, mata, ilong, balat, tainga at dila. Sa kasunod na hanay, isusulat mo ang mga karamdaman na iyong naranasan. Sa kasunod na hanay,
isusulat mo ang mga inilapat na lunas at sa kasunod naman nito kung ano ang naging resulta. Sa gawaing ito ay magkakaiba ang inyong mga sagot. Para sa ating paglalapat, punan ang patlang ng wastong salita, konsepto upang mabuo ang diwa ng mga talata tungkol sa aralin. Ang mga pagpipili ang sagot, maamoy, makita, balat, marinig, alagaan, at malasahan. Narito naman ang talata na ating bubuuin. Ang mga mata ang aking gamit upang makita ang paligid at ang taglay nitong ganda. Upang maamoy ang paligid, gamit ko naman ang aking ilong. Nararamdaman ko ang panahon sa pamamagitan ng aking balat. Tainga ang aking gamit upang marinig ang mga tunog tulad ng huni ng mga hayop. Mahalagang alagaan natin ito sa tamang pamamaraan. Dahil dito, makakaiwas tayo sa mga sakit. Hanggang sa muli mga bata!